Hi, it's Dan Lester Aranda. My report topic is about camera obscura and camera lucida. So first is the camera obscura, which is the origin of camera. But before anything else, we need to know what is camera obscura. So camera obscura is a device used by early artists to display a scene on the wall on an otherwise darkened room so that it could be more easily occupied. And it came from Latin, which means darkened room. So kailangan natin sa madilim na lugar kung saan doon makakapag-produce ng picture. And it is the origin of the modern camera. So, the camera obscura is as old as 5th century before Christ. So, hindi natin alam kung sino talaga ang pinakaunang gumamit ng camera obscura. So, ngunit sa aking paghahanap ay nakakita ko ng pinaka-old or oldest na gumamit ng camera obscura. Sino nga ba ito? So, ito ay si Mozi. So, si Mozi is a Chinese philosopher and the founder of Mohism during the 5th century BC. So, siya ang naitalang pinaka-matagal na gumamit ng camera obscura. So, ang camera obscura ay ginagamit sa isang madilim na lugar. So, next ay ang camera lucida. So, ano nga ba ang camera lucida? It is an aid to drawing, and it was a reflecting prism which enabled artists to draw outlines in correct perspective. So, camera lucida is an optical device used as a drawing aid by artists. And it came from Latin, means light chamber. So, unlike the camera obscura, kailangan sa dark room. So, ang camera lucida ay hindi kailangan na nasa dark, and hindi niya kailangan ng special effect ng light. So, who invented camera lucida? So, siya ay si Dr. William Wollaston. So, si Dr. William Wollaston is an English chemist and physicist who is famous for discovering the chemical elements palladium and rhodium. So, uli, ang pagkakaiba ng camera lucida at camera obscura. Ang camera obscura ay sinasagawa sa isang madilim or dark room, habang ang camera lucida ay ginagawa na hindi kailangan ng special effect ng light or hindi kailangan na nasa loob ng madilim na lugar. So, So, thanks for watching and listening. If you have any question, you can find me at etesquiaranda@gmail.com.